Hip-hop. Yo, what's up? This is Nick TV. Hip-hop update lang, mga tol. Pero, bago natin umpisahan ang video, eh mag-subscribe ka na at hit ang bell button para sa iba pang hip-hop updates dito sa ating channel. Ngayon naman mga tol, ay tatalakayin natin ang diss track na inilabas ni Smuglas at Ojiwon, kung saan ay diss back ito sa diss track ni Kid Ravis na Utu-Uto. At ito ay pinamagatang Jotikol Tarugo. At ang masasabi ni Kid Ravis sa track na inilabas ni Smuglas: pero bago natin umpisahan mga tol, ay inaanyayahan ko muna kayo na makilahok sa ginagawang movement ng Lady Masta. At yun ay walang iba kundi ang No Event, No Problem, kung saan mga tol ay pwede kayong mag live performance sa kanilang Facebook page basta meron lang kayong sapat na internet connection speed. At sa iba pang mga detalye mga tol, ay check nyo lamang ang page ng No Event, No Problem. Ilalagay ko ang link sa description mga tol. Nito lang mga tol ay nailabas na ang diss track ni Smuglas at Ojiwon para kay Jyoti na pinamagatang Jotikol Tarugo. Jotikol Tarugo, kumpersadong galo sa si Jotikol Tarugo. Sa track na ito ay nirebat din ni Smuglas ang mga sinabi ni Kid Ravis sa track nitong Utu-Uto. Tulad ng hindi daw dalawa ang pinakawalan niyang diss tracks kundi isa lang daw, hinati lang daw niya ito na parang Leon Guerrero daw. At ang sinabi ni Kid Ravis, nasaw-saw daw sila. Pero nitong nakaraan lang daw ay tinatanong ni Kid Ravis bakit daw apat lang sila. Jotikol, tanggapin mo ng buong buo kapag binubuyo. Ako'y lalong nag-aalimpuyo, sadyang masunurin lang ako. Hindi Utu-Uto, kung wish mong mamatay sa'king kamay, pwes gagawin ko po. Nalakasan daw sa sige, iyak ba ang tindi neto? Kaya daw dalawang bala ang balik ko kay pendeho. Isang bala lang din yung tanga, di ko lang dinerecho. Hinati lang sa dalawa na parang Leon Guerrero. Sipag maghanap ng butas yung kanya di matanaw. Aminin mo na nakaraan, ang dami mong aw-aw. Nagreklamong kulang pa kami, ba't apat lang daw, hanap mo sampu, tapos sasabihan mong sausaw. Wow, nung bata, isip bata pa ako, keri lang dalin. Ikaw nga eh, hanggang ngayon, ba't di mo tanggapin? Tignan mo nga sarili mo, sa harap ng salamin. Ang tanda-tanda mo na, si Kid Ravis ka pa rin. At dito sa sumunod na verso, ay sinabi ni Smuglas dito na salbakuta lang daw ang punot dulo ng lahat ng ito. At sinabi din niya dito, kapag napatunayan daw niya na hinuhugot daw ni Jyoti si Six Threat, ay titigil na din daw ba mag-rap itong si Jyoti? Dagdag niya pa dito na napastatus daw itong si Jyoti dahil nasaktan daw ito sa mga sinabi ni Looney nitong nakaraan lang. Buyo ng bagot datihan, mga dunggalo na nabuyo mo na kayo ay kampihan. Alam kong salba lang ang utak ng gulo at dahilan, nagsama lang para di lang sila yung balikan. Gumagamit pa ng mga bata para magmura, kung di mo na po na yung line na yun ay narinig ko na si Six. Di daw hinuhugot, galing mong magpanggap. Pag napatunayan ko, titigil ka din bang mag-rap? Ha? Yung utak overloaded na kaya hirap kumana. Kaka-chorus, kaka-fillers, kakasulat mo ng bara. Sa yung dalawang kasama, pati beat sa'yo umasa. Alam ko stress ka na pero pilitin mong tumawa. Panay status daw kami, yan ang lagi niya sambit. Pero napa-status din, etong feeling may arit. Nung narito ka ni Looney at ang napakasakit, yung nabanggit niyang mga
masakit, hindi pa nila masabing. At sa huling berso ni Smaglas ay sinasabi niya dito na pinagkakitaan daw nila Jyoti ang paggawa ng diss tracks. Dahil daw inuungkat pa daw nito ang issue kay Skastakli na last year pa. At kung sino-sino pa daw ang dinadamay, pati na si Looney. At dagdag pa ni Smaglas dito na pinipilit daw ni Jyoti na idamay sa beef nila si Crucito at Supremo. Sa madaling salita, ang krusada. Dahil sa hirap na daw itong si Jyoti mag-isa. Walang pagsisigaw, kung walang pagmumura, kung wala kang chismis ay wala kang linyang mabigat. Yung pagka-cloud chaser nyo o pagsawsaw ng iba at pagiging North Korea, bakit di mo mariba? Bakit hindi ka makamove on pack shit ka? Yung issue mo kay Lunes Casta, puro last year pa. Late reaction daw ang technique, isinakto pang pandemic. Ngayon mo inuungkat kasi may AdSense na. XP lang ang target pero dami pang nadawit. Mas nagkaka-view sa diss kaya dami ring sumabit. Para may extra budget, puro haters lang ang market. Yung misyong mandisiplina ng iba ay naging racket. Kung humanap ng kampe, kala mo kung sinong ape. Wala kang maasahan sa kagrupo mo ang wakase. Hindi mo lang maamin pero hirap ka ng bumelo. Kaya pilit mong dinadawi si Crucito at Supremo. Di ako nangingilabot niya sa tapang mong pakara. Huwag kang mag-feeling gangstang laking kali o kalsada. Alam namin ang tunay at alam kung di yung salba. Huwag mong ipanakot ang respeto namin sa krusada. Wala kong pake sa speaking softly, alam mo kung bakit. Hindi lang basta rice at credit kaya yun nadawit. Ampo lang yung kay Bakuko pero ba't ka nagagalit? Konsiderasyon lang sana sa dapat gagamit. Makaribat lang kahit may madamay ba't ganun? Paano mo papatunayang asentado ka ngayon? How ironic, para sa respeto ka nagahamon sa sariling kapatid mo nga ulul, wala ka nun. Sa sige iyak mo, paano ko nalakasan? Yung underdog ko nga ngayon, di ko pa matapatan. Kasi pangit ng bigayan mo, talo yung tarya. Nagbayad ka ng buo, susuklian ka ng barya. Tapos panay buhat bangko daw kami talaga lang. Eh kayo nga itong sa panunumbat lang nakaabang. Platinum blockbuster movies, dyan daw po nakalamang. Pati achievement nga ni kuya, kayo yung nagyayabang. Sariling rules nyo sa laro, di na uubra. Kaya tiniyak ko na yung underdog, di na mabubura. Takot ka sa sarili mong multo, di mo napupuna. Isa ka na lang nang hihingi ng hustisyang kaluluwa. At pagkatapos nga ma-release nito mga tol, ay agad nitong sumagot si Kid Rabis sa pamamagitan ng isang video clip na ini-upload sa Salbakuta Channel. At ito ang kanyang sinabi. At dagdag pa nito sa comment section ng video na kung mapapatunayan daw ni Smaglas na hinuhugot niya si Six Threat ay titigil na rin daw siya mag-rap. At nagpost din itong si Jyoti sa kanyang Facebook account na tinitira ang maling sinabi ni Smaglas sa track nito. Narito ang post. At sa kabilang banda naman mga tol, nagpost din ang mob sa page nito na kung saan ay pinagtitirikan ng kandila ang mga patay daw na MC dahil daw kay OG Un. At yun na muna mga tol sa video natin ngayon. Huwag kakalimutan mag-subscribe para sa iba pang hip-hop updates dito sa ating channel. Maraming salamat mga tol.